Hello guys, today's video ang gagawin natin is tuturuan ko kayo kung paano tayo makapag-apply ng disbursement sa SSS. Pero bago yun, please like, share, subscribe ulit sa aming YouTube channel. Then ngayon is ang gagamitin natin is yung laptop kasi minsan kasi sa cellphone is nagluloko. Yusin lang natin konti yung laptop yan. Welcome to my channel. Please like and share. Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more update videos. And please follow and like our Facebook page, Mary Angeline Permin Vlog. Thank you. Then mag-open lang tayo ng Google Chrome or anong kahit anong server na available sa inyo. Open tayo. Then mag-login tayo sa member.sss.gov.ph. Then loading tayo. Yan guys, ito kasi is ina-apply namin yung disbursement ni Papa. Kaya make sure lang na dapat bago kayo makapag-apply ng any disbursement sa account nyo, make sure lang na activated na kayo dito sa sa SSS online or yung sinasabi nilang e-system na sinasabi ng SSS. Kaya ito guys is activated na to. Lalagin lang natin yung username nyo saka password. Ito is naka-save to kaya lagin lang natin to account ni Papa. Yan guys. Lagin tayo. Then yun, makapasok tayo sa system. Ito yung system. Ito yung ni Papa, SS number. Yun guys, nakapasok na tayo sa system. And ito yung homepage ng SSS account ni Papa. And nandito yung details. And today's is papasok, pupunta tayo dito sa e-service. Yan, makikita nyo sa e-service, benefits. And dito tayo sa disbursement. Abangan nyo lang, sundan nyo lang yung cursor ng laptop natin para nyo. Dito tayo sa e-service, disbursement. Click lang natin to. Yan guys, makikita nyo. And ito is yaano lang natin to. Yan. Julinitan lang natin. Yan, ito yung cursor ha. Sundan nyo lang yung cursor. I-scroll up ko lang. Scroll up. And ito yung reminders sa disbursement account enrollment module. Kailangan lang natin tong scroll down lang natin to. Then, click natin yung I certify that I have read and understood the proceed. Ito kasi mga naka-apply na kami ng dalawang beses nito. Kaso yung first and second attempt namin is hindi siya na-approve ng SSS. Kaya mag-apply kami ng pang third. Then, proceed lang natin. Yan guys. Kita nyo dito. Yan, ganyan. Scroll up ulit natin sa taas. Yan, scroll up natin. Then, dito nyo na makikita yung yung select. Yan, mamimili kayo kung bank. Sa bank is pwede kayo mag-select ng any bank na available sa inyo. Kita nyo naman yan dyan. Hanapin nyo na lang yung bank na gagamitin nyo. And regarding naman dito sa e-wallet, click nyo lang yung ng e-wallet. Yan. Sa e-wallet naman guys is dito papasok yung GCash, e-wallet, RTC, or CPO. Dito papasok yung DBP, cash padala, or MLuelia, saka GCash, Paymaya, mga ganyan, online banking. Dito siya papasok sa e-wallet. Once na e-wallet yung ginamit nyo. Last time, yung nakapag-update kami dito is yung e-wallet yung ginagamit namin. And, nag-try kami ng GCash. 2 times kami nag-attempt ng GCash, kaso ito yung lumabas. Yan. Ko na lang sa screen. Then, ngayon is, ang ginawa namin, nag-open account na lang kami dito guys sa micro savings. Yan. Micro savings ng Cebuana. Kasi, may trabaho kasi kami and busy. Linggo lang kami bakante. And, kaya nagkapag-apply kami is Cebuana na lang. Worth of 150 pesos. Tapos, yung 50 pesos is didiretso na dito sa dito guys sa ATM card ng Cebuana. Ito.
Medyo madilim kasi yung brightness ng laptop. Pero ito yung card. Dito na papasok yung pension nyo or yung pera na kukunin nyo sa SSS. Kasi yung bagong procedure ngayon is dapat once na may loan ka or any payment na gagawin ng SSS is dapat makapag-apply ka ng disbursement. Kaya hinihingi nila ito ngayon. And ngayon is yung inayos natin is tungkol sa pension. Kaya dito na tayo sa bank. Pili natin yung bank. Then click lang natin bar. Pipili tayo dito sa baba. Tulad sa amin, ang ginawa namin is itong Cebuana. Cebuana, World Bank. Then, yan. Mag-apply lang tayo dito ng code. For example, ito. Yan. Hindi naman to yung ano. Halimbawa, ito yung code. Bank account. Account number saka ano. Bank account numbers and confirm lang natin. Dalawang beses kayo magta-type ng bank account. Then, dito is maglalagay kayo ng supporting documents. Yung picture ng ano nyo. Makikita nyo naman doon sa email ng SSS. Papakita ko sa inyo. Dito. Flex natin sa screen. Yan. Then, dito na tayo mag-check select. Yan. Select documents natin. ATM card with account number, bank certification, foreign, passbook, screenshot, valid. And dito na tayo sa ATM. Kasi ATM yung gagamitin natin. Then, choose file lang nang tayo. And, pinicturean lang namin yung ATM. And ito yung picture niya. ATM and yung picture or screenshot ng apps na gagamitin nyo. Same lang yun. Mamili lang kayo. And, make sure lang yung file name niya ito. Is ito, binago ko lang to. Make sure lang yung file name nyo is hindi lalagpas ng 50 characters. Dapat mga ano lang siya. 50 pababa. Ganon. Kaya ito, binago namin. Ginawa namin ng 6 digit lang para pumasok siya doon sa choose file. Kasi pag 50 plus, yung mga ganito, nakikita nyo guys, ito, ang dami, di ba? 50 plus character siya, hindi siya papasok, hindi siya tatanggapin doon sa choose file. Kaya ito, rename nyo na lang. Yan, choose natin to. Yan guys, tapos nyo na fill up yung sa taas. And makita nyo yung choose file ko is make sure lang na naka-attach. Basahin nyo lang to. Attach readable colored image in JPEG or PDF format. Yan guys. File size is 1 MB and file name should be compressed of 1 to 50 characters and must be. Basahin nyo lang yan. Then ito yung pinasok natin na file JPEG. Yan o. 07361 JPEG file. Then click lang natin tong small box dito. I-click nyo muna to. Ito. Yan lang. Make sure lang na maklik nyo yan para masubmit yung ini-enroll nyo na disbursement account. Huwag nyo kakalimutan na hindi i-click to. Pagkatapos natin mag attach ng file. Yon. Attach file. Click yung agree dito. Then, saka tayo mag-click dito sa baba. Okay. Sundan nyo lang yung cursor ng laptop. Or ng computer. Yan. May kita nyo is to. Your bank account number will be submitted to SSS. Do you want to continue? Yan. Dapat yan yung lumabas. Once na i-okay nyo siya. Yan guys. Tag-loading siya. Then, scroll up nyo lang. Kasi kanina nasa baba tayo. And pag okay, nasa baba pa din yan. Scroll up lang natin. Yan. Yan guys, after natin may apply, is punta tayo ulit dito sa e-service disbursement account. Check lang natin yung pinasok natin kung okay na. Then, yan, lagi lumalabas to. I-accept nyo lang to lagi. Yan. Para makapag-proceed tayo dun sa e-service. Duman sa disbursement. Then, makikita nyo. Pag bumalik kayo dito sa disbursement, may papasok sa inyong email. Hintayin nyo na lang yung sa Gmail or email na in-apply nyo sa e-service, yung sa online ng SSS. Yung email or Gmail na ginamit nyo doon papasok yung email na
tungkol dito sa disbursement na confirm. Ganito yan. Papakita ko guys sa inyo. Ganito yun. Lang lalabas. Or, ganito yung ma-receive nyong email. Then, dito sa disbursement, yung pagbalik natin dito is makikita nyo ito. Yan. Dito nyo makikita sa bandang baba. Ito yung kanina sa disbursement guys ha. Itong sa ibabaw. Makikita nyo dito sa pinakababa kasi nag-ano tayo ulit. Yan. Makikita nyo dito sa baba is ito. Enroll disbursement account for approval or service branch. Ito. Makikita nyo dito is yung Cebuana. Then, dito yung account number. Then, dito yung support documents for approval or service branch. Ito yung hihintay natin na dapat ma-approve to. Then, after that, mag-i-email sa inyo ulit si SSS kung na-approve na yung account nyo. Yun lang guys. Yun na lang natin yung email ni SSS. And sana yung in-apply natin na disbursement is ma-approve na. Yun lang guys. Kung may nakuha kayong tips and idea, please like, share, subscribe ulit sa aming YouTube channel. Leave sa comment section sa baba kung may mga tanong kayo regarding dito sa ginawa natin video. Thank you guys and see you to my next vlog. Thank you.